Hello guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to my blog. Mahirap pala mag-intro, no? Welcome to my first blog. What? Hello guys, welcome to my first channel. Hello guys, welcome to my first blog. Okay. Hi guys, welcome to my first ever. Welcome to my first. Oh my god! So, Q&A muna tayo, question number 1. Bakit ako nag-vlog? Kasi ngayon, ginrab ko na yung opportunity. Marami akong free time ngayon. Naka-leave ako sa work, so ayun, para hindi ako masyadong maboring. Kasi ako lang mag-isa dito sa bahay. Yung asawa ko wala. Pupasok kasi siya. Sabado-linggo lang siya nandito. So, madalas ako lang talaga mag-isa. Minsan nga kausap ko na lang yung sarili ko eh. O kaya, si baby. Kaming dalawa pala actually. Lagi lang nandito sa bahay. So, gusto, at saka gusto ko rin i-entertain yung sarili ko. Wow! Eto nga. Tapos gusto ko rin kasi i-share yung experience ko sa mga gustong manood lang naman. Ganun. Panoorin nyo lang yung kalokohan ko ngayon. Tapos gusto ko lang kasi pagkatapos nitong pregnancy journey ko, may mapapanood ako. May makikita ko na ayan pala ako nung pregnancy ko. Ganyan pala ako. Ito pala yung ginagawa ko. Ganun. Parang ayan pala yung feeling mo nung buntis ka. Ganun. Ang likot ko ba sa camera? Pasensya na, medyo malikot talaga ako eh. Kasi malikot din siya eh. Galaw ng galaw. Hindi ko na alam pa anong ipupwesto ko. Nakaupo lang ako sa sahig. May unan lang yung puwet ko. Question number 2. Kailan mo nalaman na buntis ka? Nalaman ko May 20, 2000. This year lang. Ay, alam ko namang last year. Ito May 20. Ayun. Kasi nagtataka ako nung sabi ko parang 2 weeks na ako delayed. 2 weeks na ako delayed nun eh. Tapos, every month naman akong nagkakaroon. Hindi ako na-delayed talaga eh. Tapos, pero nung time na yon parang sabi ko, baka delayed lang talaga ako. Kasi, ang sakit ng puso ko nun. Sobra, parang alam mo yung feeling na magkakaroon ka. Kaya hindi pa ako kumbinsido na talaga na buntis ako nun eh. Tapos nasa work ako nun, sinasabi ng mga katrabaho ko na ano, uy, mag-PT ka na kaya, 2 weeks na, diba? Ganun daw, baka daw butis na ako. Ako, sabi ko, ang alam ko kasi dapat talaga 1 month bago ka mag-PT. So, hindi pa talaga ako kubunsido nun, parang sabi ko, delayed lang ako, hindi. Pero yung mga nanay doon na kasama ko, sabi, mag-PT ka na. Sila pa yung excited eh, kaysa sa akin. Ano ka talaga? Tapos kasi sa ospital lang din naman ako nagtatrabaho nun. So, syempre, may laboratory dun. Hindi nila alam, nag-PT na ako. Hindi nila alam. Tapos, sabi ko, sabihin niyo po sa akin yung resulta, pero secret lang ha. Tapos ayun nga, boom. Positive. Wow! Positive! Sa totoo lang, hindi ko alam yung, ewan ko, normal lang yun sa mga future mommy ha, sa magiging nanay. Parang hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko nun eh. Parang, oh my gosh, parang alam mo yung masaya ka, na ewan, natatakot. Basta mixed emotion eh. Grabe talaga eh. Dumako na tayo sa third question. Yes, dumako eh. No? Third question, sino una mong tinawagan? Yung asawa ko. Tapos pangalawa yung parents ko. Ganun. Sinabi ko na yun na, preggy na. Hanggang ngayon eh, ewan ko. Hindi ko nakakalimutan yung feeling na yun. Tinawagan ko yung asawa ko. Para ko namatayan. Ewan ko. Umiiyak ako sa phone. Ayun, umiiyak ako sa phone nun eh. Sabi ko, wala, pwede na.
dahil talaga. Eh, nasa work din siya nun. Nasa kara, sa work lang din. Nandun lang ako sa sulok. Tinawagan ko siya, sabi ko, positive. So, dito na tayo sa fourth question. Kailan yung first check-up mo? So, yun din. Kinabukasan, nagpa-schedule din ako ng check-up ko noon. Kasi nandun lang din man ako sa hospital. Tapos, yung husband ko, sinamahan niya ako na nag-half-day siya sa work. So, ayun na nga. Tinanong ako ni Doktora, kailan daw yung unang araw ng last menstruation ko. Sinabi ko, April 9 po, ganun. Hindi pa nga ako sure nun eh. Pero yun kasi lagi ako 9, mga ganyan. 9, 15, nagkakaroon ako, mga ganun. Tapos dito ako nagulat kasi first check-up yun. Eh, alam ko kasi ginagawa yung pag-IE. Pagka malapit ka na manganak. Eh, yung OB ko, inaiin niya ako. Nagulat ako nun kasi. Sabi, sige, tanggalin mo na yung pants mo. Sabi ko, hello? Alam mo yun, sabi ko gano'n. Tapos ayun nga, ay internal examination daw ako noon. Ewan ko kung bakit. Siguro para i-check lang yung cervix ko. Tapos after nun, nag-spotting ako. Ewan ko kung before or after nun, nag-spotting na ata ako nun. Kasi nakita ko yung panty ko may patak ng siguro parang bahid. Spotting nga lang talaga, may blood. So, ayun. Tapos, nirecommend niya ako na magpa-trans B. Ito nga yung ipapadaan dun sa puwerta mo yung aparatos para makita si baby. So, ayun. Kinabukasan, nagpa-trans B din ako. Tapos, medyo naloka ako kasi, ewan ko lang sa iba, pero na-experience ko kasi sa akin, medyo masakit siya kasi talagang medyo malaki yung instrument eh. Na ipapasok doon sa puwerta mo, tapos, ipapasok talaga, tapos, igagalaw-galaw doon sa loob. Medyo nasaktan ako doon eh, ewan ko lang yung sa iba, siguro parang hindi naman. Pero para sa akin yung experience ko, medyo masakit siya, pero kaya naman. Maangat-angat pa nga yung puwet ko noon, sabi ni, baba mo lang, relax ka lang, chill ka lang, ganun. So, ito yung resulta ng first TBS ko. As you can see, sak lang siya, wala pa yung baby. Hindi siya makita. Meron siyang yolk sac pero no embryonic pulsin. So, sinabihan ako nung nag-ultrasound sa akin na balik daw ako after 2 weeks tapos ipakita ko daw agad sa OB ko yung resulta. So, same lang din sinabi sa akin ng OB ko na baka daw masyado pang maaga. Ganun. Pero yung kasi yung pagkaganito kasi na hindi pa siya nakikita, may chance kasi na may problema. So, hindi lang talaga sinasabi sa kanya doktora na parang ina-advise niya ako na mag-relax ka lang, huwag kakabahan. Balik ka after 2 weeks, magpa-TBS ka ulit. Ang gawin mo, naresetahan niya ako ng mga vitamins, tapos naresetahan din niya ako ng pampakapit, tapos binilinan niya ako na mag-bed rest na noon. So, 'di ba? First trimester. Sobrang ano talaga. Wala, nakakapanik talaga yung mga times na sabi ko, bakit kaya hindi siya makita? Alam mo yung andaming pumapasok sa isip ko nung time na 'yon. Tapos ako noon kasi, ang pasaway ko kasi noon eh, binilinan na ako mag-bed rest. So, nag-work pa din talaga ako noon. Parang hindi pa ako nagpahinga noon eh. Parang sinabi ko, tapusin ko lang yung buwan ng May bago ko mag-leave, bago ko mag-bed rest noon. So, anong nangyari? Noong May 31, edi syempre kinabukasan, mag-leave na ako, ganyan, hindi na ako papasok. Last day ko sa work noon, dinugo ako. Hindi ko na ipapakita rito, pero dinugo ako noon, tapos nagpanik na ako noon. Tinex ko agad si doktora, tapos sinend ko sa Viber yung picture ng panty ko. Yun nga, may dugo. Tapos sabi ni doktora, relax lang daw ako noon. Eh, syempre. Pero pinilit ko talaga mag-relax noon. Pero grabe talaga. Grabe talaga. Pag naalala ko yun, ewan ko. Grabe kasi talaga yung takot ko noon eh. Yung takot ko sa sarili ko, hindi lang din para sa sarili ko yun eh. Dun sa baby ko. Kahit na hindi ko pa siya nakikita sa TBS. So,
nakahiga lang talaga ako noon. Tapos sabi pa ni doktora, pagka lumakas yung bleeding. Tapos kasi hanggang madaling araw talagang may lumalabas sa akin na dugo. Tapos sabi ni doktora, pagka lumakas daw yung bleeding, punta na daw ako ng ER. Tapos alam na yung mangyayari. Raspa. Yun. Ilaraspa ako. O, diba? Ang challenging. First trimester pa lang. Ang good thing doon, nag-stop yung bleeding. Nag-stop siya eh. Kasi nung time na yun, nag-pray lang din talaga ako. Tapos nagpapahid ako nung langis. Nung time na dinudugo ako nun. Good thing talaga nag-stop yung pagdudugo. Tapos, ang nangyari, syempre bedrest na nga ako noon. Nakauwi na ako noon. Tapos, alam mo, hindi ako gumagalaw. Talaga nakahiga lang ako sa kama. Seryoso. Tapos, pag-iihi ako, may arenola sa tabi ko. Doon ako umiihi. Tapos, pagkain ko, yung tubig ko, nasa tabi ko lang talaga. As in, bedrest talaga ako noon. Hindi ako gumagalaw. Seryoso. Tapos, tinitay ko yung pampakapit, yung mga vitamins ko. Tapos, sabi ni doktora, tuloy pa rin daw yung TBS. Kasi diba, after 2 weeks, pa-TBS daw ako ulit. Ganun. So, yun nga, dumating na yung time na magpapa-TBS na nga ako nun. TBS na ako ulit nun. Siyempre, ipapasok ulit yung instrument dun sa puwerta ko. Noong time na yun, hindi na ako ganun nasaktan. Kasi, parang hindi na siya yung parang kinalikot yung loob ko eh. Hindi na ganun. Parang, ano na lang eh, dun na lang sa bungad niya. Doon na lang sa bungad pinasok, hindi na yung sa loob na loob eh. So, ayun nga, napaiyak ako noon, te. Kasi sa wakas nakita ko na rin si baby. May heartbeat na siya. Ayan, oh. Ayan. Kaya nga pinaframe ko eh, kasi mahalaga to sa akin. Yung moment na to. Mahalaga yan sa akin, sobra. So, ayun na nga yung positive news. Nakita na si baby, may heartbeat na. Siyempre, pag may positive, may negative news. May negative, ano rin, balita. O, diba? Hindi matapos-tapos. Meron din nakita doon sa matres ko, meron akong subchorionic hemorrhage. Ibig sabihin na may pagdurugo sa loob. Or in short, mahina yung kapit ni baby. So, ayun, in-advise sa akin ni doktora na bedrest pa din daw ako. So, bedrest lang talaga ako noon. Lumalabas lang din ako noon. Pagka-check up ko tapos pagkasasamba, doon lang ako lumalabas. Bedrest talaga ako noon. Grabe, no? Natupad yung pinapangarap kong bakasyon. Ayun nga, bedrest. Kain lang ako ng kain ng mga ano, masustansya pagkain. Tapos, yun lang talaga eh. Tapos, pahinga, tulog, take ka ng vitamins, yun talaga. Tapos, next question, morning sickness. Wala akong morning sickness. Hindi ako nagsusuka, hindi ako nahihilo. Next question, paglilihi. Dito tayo, paglilihi. Hindi ako makakain ng karne. Ayoko ng karne. Ng beef. Diyos ko kahit ano, baboy. Mga seafood. Diyos ko, akala ko nga pati isda eh. Buti naman, hindi isda, no? Yung hipon, hindi ako makakain ng mga tahong. Basta yung mga masasarap talaga eh. Hindi ko pwedeng kahihingin, Diyos ko. Ayoko rin ng sibuyas, bawang. Pag nakakaamoy ako, nasusuka. Parang, dati kasi, inaano ko yung mga nabilisap ko. Baka arte lang yan, ganun. Yun pala, hindi pala. Pag nandun ka sa sitwasyon, yung totoo pala. Hindi pala pag inarte yung tawag dun eh. Kasi talagang, ang pangit na lasa. Ang pangit talaga na lasa. Yung mga dating nakain ko dati, yung mga, kunyari, McDo, ganyan, KFC, Jollibee, wala. Just ko yung chicken ko, gusto ko yung alak, hindi ko rin makain. Sabi ko nga, minsan naawa ako kay baby, sabi ko, baby, hindi ka nakakain ng mga masasarap pa. Sabi ko, ganun. Diyos ko, day. Grabe talaga. Hanggang ngayon eh, by the way, 25 weeks na pala ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos eh. 6 months na nga ako. Eh, sabi nila usually, pag 6 months nawawala daw yung mga ganyan, yung paglilihi. Eh, wala, dito pa rin. Stay in pa rin siya. Yung parang COVID. Stay. Next question, pelvic ultrasound. Pelvic ultrasound, kailan ko ginawa? August. August, 16 weeks lang ako noon.
Nakita agad yung gender ni baby. Kaloka tong nag-aano sa akin, sabi ko. Gusto ko rin kasi ma-surprise. Sabi ko, sana ilagay na lang doon sa ano, sa sobre. Tapos yung pagbibigyan ko ng sobre, yung kapatid ko sana siya lang inaakalam siya yung maglalagay ng yung sa balloon. Eh wala. Tinipe niya agad doon sa screen. So nakita ko, na baby boy. Sa totoo lang kasi kahit ano sa akin, kahit mapag-girl, mapaboy, okay lang talaga sa akin. So ayun nga, nagpa-gender reveal kami noon. Kasi first time eh, parang pagka first baby kasi parang gusto mo ma-experience niya lahat. Ganun. Ewan ko lang sa mga ibang mommies, ganun. Pero yun lang din kasi para masaya lang din. Kasi gusto ko masaya lang din ako eh. Siyempre pag masaya tayo, masaya si baby. So guys, cut ko lang muna yung Q&A natin. So, samahan niyo na lang ako sa daily routine ko ngayon. Ngayong 25 weeks na ako. Malapit na ba yun? Kinakabahan nga ako. So, samahan niyo na lang ako every day. Samahan niyo kami ni baby. Kung ano pa yung mga ganap. Ayun.